Mga kabataan aktibo sa proyekto ng pagtulong sa kapwa kabataan. 30 estudyante edad 8 hanggang 10 ng Balatiw Elementary School ang tinulungan at tinuruan na mas mapabuti ang pagbabasa sa ilalim ng EduCart program na isinagawa ng Pasiglaban Kabataan. Kamakailan ay idinaos na ang pagtatapos ng mga estudyante upang kilalanin ang kanilang husay at ang kinggaling na ipinamalas. Dumalo sa completion ceremony ang mga katuwang sa programa kagaya ng Angat Buhay, Sangguniang Kabataan ng Barangay Palatiw, Palatiw Elementary School, at dumalo rin ang Frankie's New York Buffalo Wings na sponsor ng programa. Inaasahan ang pag-ikot ng EduCart sa mga barangay sa Pasig City at ng kanilang mga volunteers upang maabot at turuan ang iba pang mga kabataan. Nagkaroon po ng ika-apat na sesyon sa ilalim ng EduCart. Ito po ay programa ng Pasiglaban Kabataan na inilunsad o ginanap sa Palatiw Elementary School. Completion ceremony ng mga bata. Mula session 1 hanggang session 3, nagkaroon po kami ng reading program, reading lessons. Ito pong last session namin, graduation ng mga bata na dumahok sa programa naming EduCart. Isa po namin sa programang ito ay unang-una nga po kami po proponent ang Pasiglaban Kabataan. Syempre ang aming sponsor, ang Frankie's New York Buffalo Wings, kasama po ang Angat Buhay through Angat Bayanihan Volunteer Network. And then syempre naging kaparte rin po namin ang SK Palatiw at Palatiw Elementary School po. Ang Pasiglaban Kabataan po ay nakafocus sa education, governance, and active citizenship. And our flagship project under education is our EduCart program, kung saan umikot po tayo sa iba't ibang komunidad at elementary school sa Pasig upang bigyan lunas po ang learning gap sa ating grade school student. Nag-start po siya as a mini project lang, pero ngayon advocacy campaign na siya. So ang goal ng Pasiglaban Kabataan ngayon ay umikot sa bawat barangay ng Pasig at umikot sa bawat komunidad, no, na tulungan yung mga kabataan, yung mga bata na matutong magbasa, kasi sa edad nila ngayon marami pa rin yung hirap magbasa at umintindi. Tapos po itong programa po namin na ito ay sa pakikipag-ugnayan po, no, sa iba't ibang mga organisasyon. Hindi lamang ito magtatapos sa Pasiglaban Kabataan, no. Hinihikayat po namin ang iba't ibang mga youth organizations, kasama na rin po ang mga youth individuals na kung gusto po ninyo makipag-partner, mag-volunteer sa amin, no, willing na willing po kami na ibaba yung programa upang mas kumalat pa yung advocacy namin, lalo na sa edukasyon at turuan yung mga bata na magbasa. Yung Pasiglaban Kabataan po, nag-call for volunteers po kami sa mga youth leaders at sa mga youth individuals na willing pong sumalang sa isang community development through community teaching po. So actually po, mga youth po talaga yung mga nagturo dyan, mga college student at mga senior high school student. Pinapasalamatan po namin ang aming sponsors, our partners, and yung mga magulang at yung kids po na nag-participate sa ating EduCart advocacy program. Now, syempre po, at the heart of our program, pinapasalamatan po namin ang aming lahat ng volunteer teachers and volunteers from Pasiglaban Kabataan. Hi kayo, volunteers! Ayan, sila po ang naging foundation ng ating programa, dahil kung hindi po dahil sa kanila, wala po ang EduCart. We are so happy po and grateful na kasama pa rin namin yung Pasiglaban Kabataan together with Palatiw Elementary School and Frankie's Chicken Wings. Not only teach, no, or and help tutor the grade 3 learners, pero really help inspire the entire community para pagbutihan pa para sa dreams, no, ng ating mga kabataan. I know you've heard, or everybody has heard this, it really takes a village to raise and educate a child. So we're happy na dito sa ating pagbabayanihan, no, para sa Palatiw Elementary School at sa buong community ng Palatiw. Ito pong Angat Buhay, dati po itong programa under the office of then former VP Lenny Robredo, ngayon po ay NGO na po siya. Patuloy po tayo makikipag-partner sa LGU at sa elementary schools, most especially sa mga volunteer groups, no, to reach more kids and to reach more communities. In terms of their program, especially in EduCart, no, it's something that is also very close to our hearts as a Frankie's, kasi isa sa mga main pillars ng CSR program ng Frankie's is in education. It's a good thing na dito rin siya nakabase sa Pasig, where our headquarters is also home, no. So natutuwa kami na may ganitong program si Pasiglaban Kabataan na EduCart, kasi it really bridges the gap in terms of sa learning capacity ng mga students, especially in terms of reading capacity, dahil setup ng education is hindi full na
face-to-face. So nagkakaroon ng gap talaga through EduCart na susupply yung mga pangangailangan ng mga students na hindi na kayang isupply ng school dahil sa volume ng students na kinikater nila. For Pasig Laban Kabataan, syempre nagpapasalamat kami for the opportunity to be part ng kanilang program for the education ng youth, especially dito sa Pasig. Naniniwala kami na yung kanilang advocacies are something that is really meaningful. Malayo yung mararating nito, so we hope na ipagpatuloy nila kung ano yung nasimulan nila. We have a program in partnership ng Langat Buhay. Ang tawag sa kanya is Frankis Grant, wherein we had 5 different organizations nationwide na pinrovidean ng fund, and isa si Pasig Laban Kabataan sa napili. So aside from the grants na yon, we also provide meal para sa mga students and sa mga parents ng learners. Ito po yung completion ceremony nila sa naganap na project na EduCart. And sa EduCart po, ito yung parang remedial class nila, kumbaga supplemental help po ng Pasig Laban Kabataan dito sa aming paaralan, no. Sa mga 30 students, ayan po yung mga beneficiaries na meron kami to help them po na magbasa and kung ano pa yung mga dapat nilang matutunan when it comes to reading. Kasi alam naman po natin, syempre may mga bata na nag-stop yung pag-learn patungkol sa pagbabasa at sa iba pang bagay, lalo na noong pandemic. And at the same time, hindi lang sila basta matututo lang pagdating sa pagbabasa. Marami pang mga extracurricular activities na kung saan mas na-engage sila na mas matuto pa. And ayun yung mas ini-improve namin when it comes to their learning, dahil alam naman natin yung generation ngayon is hindi ganun kahaba yung pag-focus nila, focus pan time nila, iba talaga. Kaya ngayon mas ini-engage pa namin sila sa mga ibang activities na kakaiba. Sa aming mga butihing sponsor at kapartner, unang-una yung Pasig Laban Kabataan, sa panguna po ni Pres Gael Alaurin, maraming salamat. Kung wala kayo, kung wala yung initiative na to, hindi ito magiging posible. And of course, yung aming mga sponsor, Angat Buhay Kabataan, Frankies, sila Akay ni Sol, and sila Kagawad Buboy, yung nag-sponsor pa ng aming mga food. So yung session kasi namin is ginanap siya starting noong April 28 up to May 19. So yung apat na session na yun, no, talagang challenging siya dahil yung focus ng mga bata dala nang sa init na din, no. And yung mga sponsor namin, yung mga tinutulong nila sa amin na pagkain, tubig, at yung iba pang bagay, sobrang nakakatulong siya sa pagkatuto ng mga bata. Kaya naman maraming salamat po. Sana marami pa kayong matulungan ng mga kabataan and at iba pang mga nangangailangan. Sa ating mga kabarangay, lalong-lalo na sa mga palatiweños na nakikinig ngayon, simulan po natin na bigyan ng pansin ng edukasyon. Alam naman natin na ang edukasyon ay susi sa ating kinabukasan. Marahil na ayun ay bulok na na kasabihan or lumang kasabihan na, pero hanggang ngayon masasabi ko na sobrang nakakatulong to para umangat tayo sa buhay. Kaya naman sa mga palatiweños, sa mga kabataan, lagi nating iisipin, mahalaga po ang edukasyon. At ngayon sa mga bata na nahawakan namin, ito yung mga ages, ano pa sila, 8 to 10 years old, mga ganyang kabata, nakaka-proud na sa pagbabasa, doon lalawak yung kanilang kaalaman. Alam naman natin na madalas may mga katanungan tayo, no, na sa pagbabasa natin nalalaman. And tayong kabataan, tayo po yung magsisilbing pag-asa ng bayan. And sa pamamagitan ng pagbabasa, isa na yon sa way para tayo ay masabing pag-asa ng bayan. Ako si Luan Peñano para sa latest ng iNews Pasig.